Okay, paano mo inumpisahan? Paano mo in-execute? States by states po yung ginawa namin dyan. Kumbaga, from scratch to zero. Okay. Kumbaga, dati ang takatabi niyan ay kawayanan. Okay. Talagang masukal. So, buti na lang, andyan yung father ko. Yung kapatid na nag-ano, ngayon, nilinis nila. Okay. Tapos, nung malinis na, pinapatubigan nila yung ano, yung palayan dyan mo sa likod ninyo. Nakita ko, nakita ko, habang pinapatubigan nila, kasi uso dyan sa Nueva Ecija, dyan sa amin, naliligo yung mga bata. Ah. So, sabi ko, pagawa natin ng maliit na pool para double purpose na rin, para may paliguan. Tapos, habang na-stock dyan yung tubig, i-release. So, nung pinagawa ko nga po. Lagyan natin ng ano, bumili ako ng kubo. Tapos may kubo. Pinaano ko yung sa kusina. Pinagawa ko sa kusina. Hanggang nakakita ako nung sakawa. Sabi ko maganda to. Kasi kawa. Oo. Oo, hindi sige, bumili ako ng kawa. Order ako online ng kawa. May nakita ko yung magandang patungan. Sabi ko, ito gawin yung patungan. Kaya ayaw po na po. Tapos, nung medyo, syempre, yung ano na, yung kapapanood ko ng YouTube, ano yung magandang itanim, kagulad nung kalamansi, tapos yung mga fruit bearing. Ako po yung laging umu-order ang, ano nga ko niyan, lagi kong ino-orderan, galing pa po yan ng Batangas. Okay. Bultuhan. Tapos dinideliver ko dyan sa dyan sa amin sa kuya po sa farm. Dalawang puno lang yung kinuhanan natin. Yan na mga bitas ano? Laki oh. Tago. Masarap magpita sa una pag napagod ka na. Napagod din talaga. Gusto nyo try? Ayan na. Ilang oras mo pipitasan to? Magpipitasan mo talaga, magpipitas ka talaga, sir. Ilang oras to? Magpitas? Oo. Simula ko ng alas 3. Nang hapon? Alas 3 nang hapon kasi mainit pag ko eh. Tanghal eh. Sa hapon ako, hapon. Mga alas 5. Nakakadalaman timba na ako. Tapos, kinabukasan, di-deliver? Oo, di-deliver ko sa palengke. Sinusort nyo pa to? Hindi na? Ha? Sinusort nyo pa? Yung kina-quality pa? Hindi na? Hindi na. Diretso na? Diretso na. Minsanan, malaking maliit. Oo. O, pwede na. Isang bagsakan lang. Pwede na. Isang bagsakan lang ito sa palengke. Ay ngayon nga, iniintay ako ngayon eh. Kaso lang, wala pa akong napipitas. Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link na sa description box. Kaya itong maliliit oh.
dalawang puno lang yan. Pagkamahalan pala niya. Ang sarap. Mamitas ano? Mahabot ng 80. 80 pesos. Sarap magpitas. Sa December, yan. Oo, sir. Itong November. Tataas na yan. Kailangan daw talaga pitasin eh, kasi mamatay daw yung puno pag hindi napitas. Para mapalitan pa yung bunga niya. Ibenta mo muna doon sa ano, ibenta mo muna sa bayan. Yung? Di ba may order ka? Yung kasama ko, sinabi ko mamitas yun, may mitas na yun. Magaling mamitas yun eh. Mabilis. Putol ng putol. Okay na? Okay na tayo? Okay na yung experience? Ay, ito. Kunin natin kasi. Para mapalitan. Palitan ng bunga. Maliit pa. Nagbubunga na. Maliit pa lang. Kuha na. Galing mga galing ba't ng kasyon? Ito. Alfred dito. Galing ba't ng gas? Okay. Okay, let's go. Ito ang dami yung. Ang galing. 2 years lang tayo, no? Asan? Ay, tingnan natin. Ay, matanda na yung papaya eh. May nangingitlog tayo. Ano yung ano? Turkey. Nasa labas lahat? Yung lang kwan? Nasa labas? Nasa labas yung kwan? Yan. Pato po ito, pato. Masok na. Bibi. Bakit hindi puti? May lahing itik po siguro. Wala yung mga manok na masyal. Masyal. May nangingitlog dito. Meron po. Ayun o! Itlog pa dyan. Ayun o! Ay! Itlog o. Itlog. Kala niya kukunin mo yung itlog niya, Ella. Kala niya kukunin yung itlog. Bibi. Okay. Eh di nung medyo maayos-ayos na, ipinasok ko siya, sinubukan ko, gumawa ko ng account sa Airbnb. Okay. Eh di nung inanong ko sa Airbnb, eh daming nagbubuk. Oo. Ang dami yung nagbubuk. Kumbaga parang inaano ko lang muna kasi hindi pa nga
hindi pa ready. Hmm. Ay maliit pa yung pool ko, kaya naisipan ko naman ngayon magpagawa ng malaking pool. Ito yung bago ngayon. Ay, yung bago. Opo, para hindi kayo naman pa, hindi naman nakakaya na ano. Tapos syempre na yung pool luma na. Eh gusto kong ano, yun ang next project ko, magpapagawa ko ng kami para kahit naman papaano eh may matuluyan na maayos. Mm-hmm. Mm-hmm. Tapos ang bahala ko dyan is reintegrated farm. Kumbaga yung waste ng swimming pool. Okay. Punta dyan sa ano, dun sa palayan. Pinapagawa kong pispan. Okay. Parang kanal. From pispan to kanal. Oh. Yung waste ng pispan. Mm-hmm. Eh mapupunta naman sa palayan. Kasi after ng palayan eh mais po yung tinatanim nila dyan. Mm. At the same time, yung pandilig-dilig na rin mo dyan sa mga kalamansi o kaya sa mga halaman para wala akong sayang. Mm-hmm. Eh yung nandyan naman po yung kulungan ng bibili ako eh. Dami ko nabili yung pato, itik, saka yung manok. Mm. Eh sabi ko nga, ang kulang na lang dyan is management. Hindi naman nila napaparami. Kumbaga parang, ano din, kumbaga kaya nga po. Eh sana, ano siya, pang-boots niya, matuguan niya sila kung paano yung tamang pagpaparami at tamang pag-aalaga kasi hindi lang naman ipinipicture nyo yung successful kasi minsan napapanood ko malalaking mga ano na yung mga farm yung mga ano na talaga yung malaking kita na pero naging inspiration din kayo para sa maliit na farm na katulad doon namin na nag-umisa pa lang. Mm-hmm. Na para lumago at para maging successful pa ako. Mm. Kaya lang po. Itong mga mangga, kung pa lang? Malilit pa. Malilit pa. Ito. Nalagyan nyo na ng tubig ito. Natry na to, hindi pa. Natry na sir, yung mga bata to. Pinainit ko sir, gustong-gusto nila. Ito yung unang nagawa sa rin. Kawa. Pipitas kami ng kalamansi eh. Ay, pala kita eh. Hi! Hello! Ako magpapasalamat sa inyo. Salamat po sa pagtanggap sa amin. Anong oras mo dyan, sir? Pares lang po tayo. Ah, pares lang. Oras kaso gabi dito. October 1 pa lang. Mm-hmm. Tagal ka na po dyan sa abroad? Bali, 14 years na ako dito sa Trinidad and Tobago. Mm-hmm. And then sa Dubai, mga 9, almost 10 years na rin po ako doon. Kasama mo yung pamilya mo dyan? Wala pa, ako lang po dito. Ah, nandito ako sila? Ah, nasa Pasig. Ah, Pasig. Malayo. Doon talaga sila. Apo. Saya dito, oh. Ang sarap. Oo nga, nakakaingit. Hindi pa ako naka, ano. Meron kaming, ano, pinapaitan, no? Wow, sarap. Marami, mamaya, ano, nagigipit sila. Mag-enjoy lang po. Yan. Thank you ulit, ha. Ayan si Sir, oh. Mayama. Pinapanood sa, ano, sa YouTube, agribusiness. Kaya nakakakuha ko ng idea sa inyo. Laking bagay yun, lalo na sa mga OFW. Thank you. Nakakakuha ng idea habang nandito kami sa abroad, eh, nag-develop kami dyan sa Pilipinas. Pati na rin, no, sa mga, ano, kasi isa ako sa mga, ano, eh, Pilcom leader dito sa Caribbean Island. Oh. Nakikipag ano rin ako sa ating gobyerno. Hmm. Lalo na mga na ano mga distress yung mga reintegration program. Oh. Panay din ng webinar namin dati sa Department of Agriculture sa TESDA. Oh. Saka yung mga programa para sa mga OFW. Hmm. Lalo na yung mga repatriation o kaya nag-convert na
isa sa mga lagi akong interesado dati is sa farming, sa agriculture. Kaya naman naisipan kong mag-search sa YouTube. Kayo nga po yung lagi ng sa agribusiness. Sa malabas. Nagkakaroon ko ng idea kung paano. Kaya po na po yan. Farm na yan. Thank you, ha? Yung mga kasamahan ko dito, pag pinupos ko yung mga every stage by stage ng farm ko, na ano rin sila, naiingan nyo. Sabi ko, manood kayo sa agribusiness. Kasi marami kayo matututunan. Matutulog ka na ba? Hindi pa naman po. Nanunood ako ng pinapanood ko kayo sa CCTV. Ayan, nakalive. Ah, okay. Birthday niya pala. Sir, happy birthday. Happy birthday, Sir Anna. Ngayon ko lang nalaman, sir. Ngayon ko lang nalaman. Good birthday, anak. Tatayo. Hoy. Ay, paturo ko yung kay Sir Buddy kung paano ang problema lang kasi dyan, management na eh. Nandyan na lahat eh. Hindi nyo pala alam na yung papo, magkano yung isang binili ko dati dyan. May eating, may pangkapanaw. Management na lang talaga eh. Ang kulang dyan eh. Para, Ayun naman pong natutunan ko kasi nag-online school ako sa Ateneo. Ateneo o financial literacy saka leadership. Tapos nga, mga seminar namin sa reintegration. May idea na rin ako, kaso mahirap i-implement, nandito ako sa malayo eh, sila yun nandiyan. Kaya, abang nandito ako, binubuo ko lang muna, tapos bahala na lang sila. Pero, may idea rin ako kahit kung paano. Saka siyempre, saka ako mapanood sa YouTube sa inyo. Kaya sabi ko sa kapatid ko, manood ng agribusiness para magkaroon sila ng idea. Alright. So, nung nabili yung lupa, wala kayong idea na gagawing tourism or resort? Mainly, dapat palayan. Apo, wala po talaga akong idea dyan. Wala po idea kung anong gagawin ko dyan. Kung para. Sige, gawin na natin. Kumbaga, hindi naman totally resort eh. Kumbaga, ngayon, family resort. Okay. Pa rin. Sa ngayon, okay naman yung kinita ko bilang private chef dito sa Trinidad and Tobago. Kaya ako po kasi matagal na ako nasa hotel industry. Ever since nasa hotel na po ako sa Dubai, hotel. Okay. Kaya sa Pilipinas dyan ako nagsimula hotel. Kumbaga parang in the future siguro pag nag-retire na ako. Okay. Magaling naman ako, chef naman ako, magaling naman ako magluto. Okay. Kumbaga parang at nung nag online class pa nga ako sa Ateneo, may programa ako kasi ang Ateneo eh. Okay. Ginawa kong concept yung farm ko, yung farm to table. Okay. Ganda nga ng pagkagagawa ng kumbaga parang andyan na lahat yung gagamitin sa ingredients farm to table concept po dapat ang talagang gagawin ko dyan. Kasi yun po yung ginawa kong concept dun sa Ateneo. Okay. Para sa financial literacy at leadership. Okay. Parang diploma course ba yun yung in-enroll mo sa Ateneo? Ako, diploma course. Okay. So, sabi mo, private chef. Anong ibig sabihin nun? Anong ibig sabihin ng private chef ngayon? Dati po nagtatrabaho ko sa hotel nila. Okay. Since na siguro kinuha nila ako ng may-ari ng hotel para mag na rin sa kanila magluto sa bahay na nila. Kasi at the same time matatanda na rin sila, mag-asawa lang. Okay. Nung hindi nila makayana, ayaw naman kumuha ng personal nurse o kaya caregiver. Ako na rin po yung nag-aalaga. Nag-manage na rin at the same time ng kanilang compound. I see. Lang yung hotel, yung kumbaga yung sa business nila,
yung hotel, yun maliit eh. Kumbaga nasa ano kasi nasa oil business sila, oil services. Okay. Sa iba't ibang bansa. Okay. Kumbaga oh, talaga eh mayaman sa mayaman. Okay. Dito sa Caribbean. Mm. So gaano ka nakatagal diyan? Mag-10 years na po ako sa kanila. Oh, tagal na. Okay. Pero bago napunta sa kanila, nagtrabaho din ako sa Hyatt Regency dito. Okay. Saka sa ibang hotel. Tapos lumipat ako sa hotel nila hanggang sa kinuha na nila ako private chef. Paano ka napunta dyan sa Trinidad and Tobago? Nag-recruit po ko dati ang Hyatt Regency. Okay. Na magtratrabaho sa Prime Minister Residence and Diplomatic Center. Okay. Yun po yung unang trabaho ko dito sa Prime Minister ng Trinidad and Tobago Diplomatic Center. Okay. Natapos yung kontrata, nag-anap-anap ng ibang hotel, hanggang napadpad po ako sa kanila. Oh, I see. Okay. So, all in all, ilang taong ka na OFW? 24 years. Na OFW, 24 to 25. Okay. Anong plano mo? Magtatagal ka pa dyan? Siguro, may konting ipon naman na. Okay. Ang problema lang kasi, hindi ko na maiwanan itong employer ko. Kasi matatanda na, 93 na. Oh, ang I see. Panag-alaga. Oh. Bawat ano ko nga eh, dinadagdagan yung sahod ko. Eh, mayroon din. Ano na eh, yung attachment na kasi. Ako na rin nag-alaga. Ako na pinaka, ano nila, caregiver. Personal chef. Alos lahat. Alam nyo naman nung Pilipino, eh, talagang, ano yan eh, maalaga. Saka sa ano kaya, alos karamihan dito sa Trinidad and Tobago at sa buong Caribbean, eh, prepare nila ang mga Pilipino. Okay. Ang lakas niyo pa. Ilang taon na kayo na? 71. Magsa-71 na ho. Pero ang kilos pa ho. Sila ni tatay. Grabe. Hindi pa ako naka-makeup eh. Ay, grabe, hindi pa naka-makeup. Kaya tira mo. Ay, apo. Natural po yung buhok niyo. Ganda, ganda. Simpleng-simple lang ho. Eh, happy naman ho ba kayo dito sa ano niyo? Happy naman ho. Alaka. Ang bait-bait ni Sir Alan na no. Pakailan mo si Sir Alan na anak niyo? Panganay. Sa Pasig pala yung pamilya niya? Oo. Doon na. May bahay sila doon. Tapos pumapasyal-pasyal lang sila dito. Dami niyong handa. Sino mo lahat ang luto niyan? Parang fiesta. Diyos ko naman. Sila tulong-tulong. Tapos kamag-anak niyo lahat po sila. Mga kamag-anak. Dito din magkakapitbahay. Andun yung disposable. Doon na yung makapitbahay niyo din. Ayan o, no, tingnan niyo ang kids o. Ang dami nilang handa. Ano po yung inihiwa niyo? Kaya makagulo tayo. Inihaw na baboy. Ay, ano yan eh, liyempo. Liyempo. Sige na, gawa ka lang na eh. Oh. Wow. Tapos ito po ay? Yung hito, hi, bangus. Naku, nagugutom na ako. Wow. Grabe. Yung kanin, nilagyan nyo na pandan. Na. May pandan ako dyan. May pandan kasi pa to, para mabango. Kaya mabango. Saan galing yung puto? Binili dun sa mungka. Hindi ho piyesta to ha. Ito ay birthday lang ni Sir Alan. Isa sa mga nanonood din sa atin. Oh wow! Ella o! Oh. Sa YouTube! Oo. Ano kayo? Side ba kayo ng lalaki o babae? Ah, okay. Sabi ko ako kay Kuya Alan, i-share niya yung link para share din. Oo. Ang galing. Tapos ang lagkit siguro niya, no? Kasi ano yan eh. Ano po ito? Bigas. Bigas. Okay. Magsuswimming din ba kayo, Nay? Mamaya, Nay. Magsuswimming ka rin. Magsuswimming ka lang.
May pansit din. Sino naman nagluto ng pansit? Binili na rin. Niluto namin sa sa kaibigan. Ah, ganon. Magkano isang bilao ng pansit na ganyan? 600. Oh, mahal na rin. Hi! Kamag-anak ka rin? Ako. Pinsan ko si Kya Adan. Wow. Ang tatangos ng ilong ng mga lahi niyo na yan. Pinalad, no? Pinalad. Alam mo, fiesta eh. Wow talaga. Ah, galing kami ng Manila. Ah, perfect. Manila pa. Yes. Talaga naman. Quezon City po. Saan ka ba? Tagig po. Ah, Tagig kayo. Ba't andito ka na eh? Eh, alam ko po may birthday si Alan. Talaga dinayo. Andi niya ho kayo? Opo. Oh, I see. Mm-hmm. Proud na proud si nanay sa'yo. Hinila ka pa. Nice to meet you, sir. Si ma'am, ito naman si yung asawa niya. Ah, sana, saan po? Yung asawa niya. Hi! Hi po! Morning! Ano pong pangalan nila? Gloria, asawa niyo pala si sir. Ay, kami naman ay nakikigulo rin. Nakiki-birthday. Ay, anong mga pangalan niyo? Grabe. Ayan na eh, na-conscious na sila. Anong name? Lyra po. Ikaw? Kanina ko pa sila dinadaldal si nanay. And? Ayun, si nanay beauty din. Nay! Ikaw daw lang! Ah! At ang bida yan, syempre si nanay. Ha? Ah, o nga, subscribe po kayo ha. Ah, kapatid niyo po, pang ilan kayo na? Kaya pala kanina sabi ko, ay, kasi ngayon. Yes. Ipo-promote po namin. Ipo-promote po namin yung inyong farm at pwede kayong manawagan sa gobyerno kung ano may mga kailangan kayo. May samahan po dito, ma'am, the Insider Farmers Association. Ah, okay. Opo. So, yun po, kanina lang po natapos yung meeting namin. Mm-mm. So, noon po napa-interview na din kami ni Alan sa Bombo Radio. Ah, okay. Mm-mm. Ano pong ginagawa ng association nyo? Sa ngayon po kasi, ma'am, project po kami na yung pavement, solar dryer. Oh, so, solar dryer, po, okay. Nabigay po ng ating gobyerno yun, DA, sa Region 3 Global. Ah, okay. So nakakatulong naman po sa inyo ang bigay ng gobyerno. Opo, kasi ngayon ma'am, napapakinabangan na po ng ating mga magsasaka, nakakabilad na po ng palay. Yan ang maganda na nakakatulong talaga siya sa ating mga magsasaka. Talaga. Ano pa kung yung mga ginagawa nyo, mga upcoming projects nyo? Upcoming projects po namin, ma'am, is gusto pa namin humingi sa gobyerno. Kasi may nakapending project kami, ma'am, na hand tractor. Hindi pa po sa amin na i-issue. Mula po yung pandemic 2019, inabutan po kasi. Hanggang ngayon, hindi pa po namin kasi. Ah, okay. Sino ang kausap nyo dyan para sa machinery na yan? Ano po yun, ma'am? Sa Philmec. Ayan. Ah, sa Philmec manggagaling. Yes, ma'am. O, yun, manumagan ko. Hi, Philmec! Baka pwede nyo na pong ibigay yung project namin. Hand tractor, Philmec. Yan! Perfect! Ayan. Sige alam po, sana. Alam po namin na mabait kayo sa mga magsasaka. Kaya, tanggapin na po namin ng buong buo yung ibibigay nyo. Amen! Ayan o! Hintayin na lang natin na dumating, ano, naririnig kayo niyan. Oy, mag-subscribe kayo, ha? Char! Yan. O, sige, ano, kain na na tayo? Kain na na! Prayer muna daw, prayer. Okay. May mga awards ka. I'm, marami po. Okay. Ilang OFW advocate. Okay. Ako ay kinilala ng ating ano, ating gobyerno sa mga OFW. Mm. Sa OWA, katulad ngayon ng katulad ng OWA ngayon, officer in charge si dating OWA administrator si Hans Cagnac. Okay. Yung lagi kong ano, kasi hindi lang po dito sa Trinidad and Tobago, hindi lang po Americas,
Okay. At maging basta may OFW. Mm. Hanggang Africa nga hanggang Africa nga po eh minsan nagme-message sa akin, humihingi ng tulong. Okay. At maging diyan sa mga maging diyan sa Pilipinas na OF na dating OFW kung nangangailangan ng medical assistance o kung anong nararapat at karapat-rapat sa mga OFW na inihingi nilang assistance. Eh yun po eh aking itinudulog sa ating gobyerno na may sakop sa kanila at nabibigyan naman po ng tulong kahit pa paano. Mm-mm. Ano yan? Parang voluntary work mo yan? Advocate po. OFW advocate po ako. Okay. Kasama ko yung iba't ibang mga advocate all over the world. Okay. Minsan may Zoom kami. Oh, I see. So, ano, nakalink ka talaga sa gobyerno natin? Apo, nakalink po ako sa ano, kinikilala po ako bilang partner nila. Okay. Basta sa mga OFW. Minsan nga po, pag nakakapag-zoom kami, katulad ng Department of Agrarian Reform, nakakasun namin yun. Okay. Hindi lang problema sa OFW. Maging dyan sa... Dyan, nakakatulong din po ako dyan sa, ano, sa kuya po, dyan sa barangay po namin. Minsan, alam mo, problema sila sa presyo ng bigas. Mm. Eh, nakukonnect ko mismo yung NFA dyan sa Nueva Ecija. Isa pong pinuntahan nila yung barangay namin at nagpadala ng NFA truck para hindi na mahirapan yung mga magsasaka. Okay. Okay, paano nag-umpisa to? Itong advocacy mo na to? Ako po kasi dating ano dito U scooper ng GMA. Oh, okay. Tapos syempre yung mga Pilipino dito nakikita nila ako sa social media, nakikita nila ako sa GMA. Minsan lumalabas ako sa Saksi o kaya yung mga pictures dito na sa GMA News Online. Inilapitan ako ng isang kaibigan, sabi niya may isang Pilipino dito na apo na namatay dito at hindi can you imagine 15 years siyang hindi nakaka-uwi dahil undocumented siya. Tapos yung apo niya hindi pa maiuwi mahigit isang taon na sabi ko titignan ko kung anong makakaya ko. Okay. Gumawa ako ng article at naipublish dito at naging viral. Nakarating sa gobyerno natin sa Pilipinas, nakarating sa OWA, nakarating sa embassy at kinontak ako ng embassy sa Washington DC dati. Okay. At ayun na po yung simula. Napauwi po yung apo na yon hanggang pag may namamatay ng OFW dito na body, pati ba yung katawan. Ako rin nilalapitan, kauna-unahan, ako rin parang kapag pauwi ng gano'n eh. Mahal-mahal po ng, ano, ang mahal-mahal ng Pauwi ng, ano, ng katawan. Kasi, minsan nakikita ko, nasa 10,000 US eh. 10,500, mga gano'n. Pinaka, ano, sabi, tatlong body na po yung natulungan ko na gano'n. Tapos, may yung mga iba. Hanggang pinalawak ko na rin yung kaalaman ko sa pagiging OFW at Rookie. Okay. Tapos inanunan ako ng embassy namin dyan sa Washington DC. Hanggang nakipag-zoom-zoom na rin po ako sa ating mga sumali sa mga iba't ibang organization ng mga OFW. At hanggang ngayon nakilala ng partnership ng OWA at maging ang Department of Migrant Workers. Oh, I see. Ayan. So, maraming ka na natulungan? Marami na po. Isa pwede ko na inaano eh. Kumbaga, nagugulat na lang ako. Sabi ko, minsan may na-stranded dyan sa Africa, mga seafarers. Minsan sa Cyprus, minsan sa dyan sa Middle East. Okay. Lalo na po dito sa Caribbean Island. Kasi nga po, ang Caribbean Island is nasa
nasa 16 island. Ang mga OFW po dito, or nasa 15 to 20,000. Okay, buong Caribbean yon. Oh, buong Caribbean, buong Caribbean. Tapos biruin po ninyo, iba-iba yung may embassy na sakop dito sa Caribbean island. Katulad yan sa Suriname, Guyana, sakop po yan ng Philippine Embassy dyan sa Brazil. Okay. Tapos yung iba sa naman, Aruba, St. Martin, sakop naman yan ng the Netherlands. And the rest po yung Washington, D.C. Kumbaga parang ano eh, pag nagugulat na lang ako, may nagme-visit, may nangihingi na po. Mm-hmm. Eh, nagagawan ko rin naman ng paraan at natutulungan din. Tayo po ay manalangin. O ang Diyos na mga pangyarihan sa lahat. Kami po ay lubos na nagpupuri sa iyo. Yes. Nagpapasalamat sa araw na ito, Panginoon. Na kami po, Panginoon, ay tinipon mo, Panginoon, upang magpasalamat, Panginoon, sa lahat ng iyong mga biyaya, yes, o Lord Father. God. Lord, dalangin din po namin sa iyo ang birthday celebrant, Panginoon, na si Alan, Panginoon, yes, Lord Father. God. Dalangin namin sa kanya, Panginoon, na dagdagan mo pa po ang kanyang buhay, Panginoon, palakasin mo ang kanyang pangangatawan, yes, O Lord God, at patuloy, Panginoon, na marami pa siyang matulungan, Panginoon, higit sa lahat sa mga OFW, Panginoon, na lumalapit, yes, sa kanya, Panginoon. Lord, salamat sa kanyang buhay, Panginoon, dahil ginagamit mo siya, Panginoon, upang daluyan, Panginoon, ang pagpapala mo, O Lord God, at patuloy po, Diyos, magpalain mo ang kanyang pamilya, Panginoon. Magpalain mo din po, Panginoon, ang kanyang mga abdikain, Panginoon. Para po sa kanyang mga kababayan, Panginoon, dito sa Pinas, Panginoon. Lord, maraming salamat po, Diyos. At patuloy po, Lord God, na dalangin namin sa pamilya Mansano, Panginoon. Patuloy po, Diyos, na pagpalain mo ang kanilang mga buhay. At patuloy, Panginoon, na nagpapasalamat kami dahil ito'y may ganitong okasyon, Panginoon, ay narito kami, Panginoon, na nakakasama nila, Panginoon. Salamat po, Diyos, at ngayon, Panginoon, binabalik namin sa iyo ang lahat, yes, ng papuri at pasasalamat, lalo sa lugar na ito, Panginoon. I-bless mo po ang lugar na ito, Panginoon, Lord God, sa pinagawang ito na resort, na mini-resort ni Alan, Panginoon, yes, Lord God. Nawa po, Diyos, magtagumpay po ito, Panginoon. In Jesus' name. Patuloy po, Diyos, na sila namin pinagkakatiwala ang lahat, Ama. In, yes, Jesus' name, we pray. Amen! Right. Happy birthday, Sir Alan! Gulo-gulo. Oh, wow! Kain na. Ay, kain na rin kayo, Nay. Kanina pa ako kayo gumagalaw. Kaon na. Ayan, nandyan pa si Sir Alan. Sir Alan, kain na. Good day, Sir Alan. Ay, kain na din, Tay. Nako, medyo ulan, parang kailangan natin. Teka, kailangan natin mag-relocate dito. Tali lang tayo. Upo na lang, Ellen, papagod ako. Ay, maingay yung ano doon. Dito. Hindi, mag-aano rin yan eh. Dito na lang, sa kusina. Walang problema. Okay, yung kumusta naman, yung ikaw mismo na bilang OFW, kumusta ka? Ito, minsan masaya, minsan malungkot, pero ito talaga, eh, sakripisyo ko talaga pagiging OFW. Ano, 28 pa ako nagpakalitakapagpakasyon. Okay. Pinapakonsuelo ko na lang, every end of the month, nakikita ko yung bank account ko, pumuntas ko kong alawas, at nakikita ko yung farm ko, nalagyan ko nga ako ng CCTV para pagdating dito, eh, nakikita ko yun alam pa wala ng pagod, tapos yung anak ko, nilagay ko sa honors list, at ngayon nga po, senior high sa FPU, okay. At gusto niya rin maging lawyer. Yun na lang din po at sana makatapos siya lang at maging lawyer para tuloy-tuloy na po yung pagiging successful bilang isang OFW. Oo. Ilan ba ang anak mo? Dalawa po. Dalawa? Puro na sa ano, yung isa, puro
Okay. Okay. Oh. Okay lang ba na ano? Standby tayo, magpatigil lang tayo na ano ng ulan. Masyadong malakas. Tawagan kita ulit. Ah. Dahil siya ka na, napuyat ka na. Okay. Mga saglit lang siguro to. Alright. Ay, pwede rin ano, no? Tuloy natin sa hotel. Interviewin si Alan. Doon na lang sa ano. Kahit ano na lang pala, Alan. Kahit na matulog ka muna. Tapos mamayang gabi namin dito. Tawagan kita ulit. Ganun na lang. Kahit doon na lang ako sa hotel mamaya. Mga anong oras kaya kita pwedeng tawagan? O i-text mo lang ako pag ano. I-text mo lang ako pag gising ka na. Okay. Sige. Nag-uwian na 'yung mga bisita. Hindi sila magbi-video, okay? Let's go. Nay, thank you, ah. Okay, thank you, Tay. Sobrang maraming salamat. Di na ako. Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.